ang pinakamagandang lugar sa mundo. Ang mundo ay isang napakagandang lugar, at ang mga listahan tulad ng 7 Wonders of the World and 7 Natural Wonders of the World ay kilalang-kilalang mga halimbawa kung gaano ito kaganda. Ang isang karagdagang paraan ng pagkilala at pag-highlight ng pambihirang mga lokasyon ay sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng UNESCO World Heritage Sites. Gayunman, maraming iba pang mga hindi kapani-paniwala lokasyon sa buong mundo ay paminsan-minsang nakakaligtaan sa mga listahan natin. Kahit mahirap bawasan ang lahat ng napakagandang location na ito sa loob lamang ng 15, ang listahang ito ay nag-aalok ng isang kahangahangang pangkalahatang buod ng kagila-gala na mga tanawin kapwa malapit at malayo. Nitbais Lakes National Park ay isang mabundok na kagubatan reserba at isang UNESCO World Heritage Site sa gitnang Croatia. Sakop nito ang kabuuang 113.9 square milya. Ang parke tampok 16 na turkey lawa at ilang mga kagila-hil alas na talon, ang lahat ng kung saan ay maaaring freeze sa panahon ng taglamig. Ang parke ay may kristal malinaw na tubig, at isang masarap na ecosystem na tahanan sa mga species, tulad ng brown bear, ligaw na pusa, agila, lynxes, owls, at pagong, pati na rin ang 75 endemic planta species. Chef Chauuan, na madalas na kilala bilang Chauuan, ay isang makasaysayang lungsod ng Moroccan, na matatagpuan sa hilagang Rift Mountain Valley malapit sa Mediterranean Sea. Ang lungsod na ito ay amazing, dahil sa kanyang makulay na nakaraan pati na rin ang kanyang malalim na asul na tint. Binigyan ng mga refugee ng mga Hudyo ang lungsod nito noong 1930s, sa pamamagitan ng pagpipinta sa mga pader at kalsada, bilang paalala ng lakas ng Diyos. Ang Banawe, o Banawe Rice Terraces, halos 2,000 taon nakakalipas ng magawa ito, ay nadub sa ikawalong kamangha-manghang lugar sa mundo. Ang sistema ng irigasyon, na gumuguhit ng tubig mula sa kalapit na kagubatan, ay bahagi ng mga terasa na iniukit sa mga bundok ng Ifugao. Bagamat walang gaanong rice planting sa mga terasa, ang turismo ay booming, bunga ng malaking bilang ng mga bisita na dumating, upang obserbahan ang lokasyon, at makilahok sa natatanging kultura ng Ifugao. Fiordland National Park sa New Zealand Island, ay tahanan upang malugad ang kagubatan, di mabilang na mga talon, at kagila-hil alas na talampas. Halos sa 1,000,000 mga taong bumibisita ng parke taon-taon, na kung saan ay parehong isang UNESCO World Heritage Site, at isang mahalagang bird area or ibat site. Ang mga bisita ay maaaring pumunta sa canoeing, paglalakad, o karagatan cruise, bukod sa iba pang mga bagay. Bukod dito, mayroong maraming mga penguin, dolphin, seal, balina, at ilang mga species ng mga ibon. Isa sa mga pinakakilalang lugar sa mundo ay ang Grand Canyon. Ang Grand Canyon, na nasa timog kanluran ng bansa, ay tinatanggap ang mga 4 milyong turista taon-taon, mula sa parehong domestic at dayuhang bansa. 1 milya malalim at 277 milya mahaba at ang napakalaking canyon. Isa sa mga pinakapopular na turista destinasyon sa mundo, ay ang Griego Islands. 5 sa mga pulo na ito ay dumaranas na ngayon ng volcanic activity, kabilang na ang Santorini, isa sa mga pinakakilala. Ang lungsod ng Oya, ay bantog para sa kanyang puting cube rubis istruktura, at asol na bubong, na makikita laban sa isang background ng matinding asol na tubig. Isa sa mga pinakapopular na mga lokasyon sa paglalakbay sa mundo. Maraming iba't ibang ecosystem at tanawin sa Torres del Paine National Park. Mayroong higit sa 500,000 acres sa parke. Ang parke ay matatagpuan sa mas malaking rehiyon ng Patagonia. Ang mga lokal na tumutukoy sa Victoria Falls bilang Mozumotonya, na ibig sabihin ay, ang usok na Thunders, at ito ay matatagpuan sa Ilog Zambezi, sa hangganan sa pagitan ng Zambia at Zimbabwe.
sa loob ng vicinity ng falls, may dalawang pambansang parke. Bilang isa sa mga pinakamalaking talon sa mundo, ang River Zambezi Kagubatan ay tumatanggap ng pag-ulan mula sa mga bumagsak araw-araw. Ang isang bahaghari, Moonbow, ay nilikha kapag ang buwan ay puno at makikita sa tubig sa paglubog ng araw. Ang templong Buddhist ay matatagpuan sa Java, Indonesia. Nilikha ito sa ikasyam na siglo. Ang lokasyon ay kilala para sa kanyang labis na arkitektura, na kung saan ay may higit sa 500 Buddha statues. Ang Inca Fortress na kilala bilang Machu Picchu, na kung minsan ay kilala bilang Sinaunang Bundok, ay itinayo noong 15 siglo sa Macapico District ng Peru, sa itaas ng Sagradong Valley. Ang Templo ng Araw, ang Intihuatana, at ang silid ng tatlong windows ay tatlong magkakaibang gusali sa loob ng kastilyo. Ang Intihuatana ritual na bato ay direkta nakaharap sa araw sa panahon ng taglamig. Sa halos 200 istruktura, na itinayo kahalintulad ng mga terasa, ito ay isa sa mga bagong 7 kababalaghan ng mundo, at isang UNESCO World Heritage Site. Ang arkitektura ay nag-blend sa ganap ng mga bundok. Ang mga Incas, nakabilang sa mga pinakadakilang mesen ng kanilang panahon, ay gumamit ng tuyong bato na may timbang mahigit 50 tonelada. Isa sa mga pinakakilalang gumagana ng living sining, ay ang Taj Mahal. Ang gusali ng templo ay ibinigay ng maaga noong 1632, at natapos ito noong 1643. Mula pa noong 1983, ang Taj Mahal sa Agra, Hilagang India, ay isang UNESCO World Heritage Site. Ang internationally Baff National Park sa kanlurang lalawigan ng Alberta, ay tahanan sa Moraine Lake. Bagamat malamang na hindi gaanong kilala, kaysa sa Lake Louise, si Moraine Lake ay nagbibigay ng mga turista ng akses sa kanyang napakagandang asol na tubig. Ang lambak ng 10 peaks ay tumutukoy sa hanay ng mga bundok na tumaas sa likod ng lawa. Ito ay posible sa kayak o kano sa lawa, gayunpaman, swimming ay hindi pinapayuhan, dahil sa pambihirang chilly temperatura buong taon. Ang 12 apostol sa Victoria, Australia ay kahanga-hanga pa rin, kahit na ito ay technically kilala ngayon bilang 8 apostol, dahil ang pinakahuling apostol ay bumagsak noong 2005. Off ang baybayin ng Fort Campbell National Park, ay ang 12 apostol, na nilikha ng pagbuho ng Southern Ocean. Maaari silang ituring na isang bahagi ng kilalang Great Ocean Road Excursion. Isa sa mga listahang ito ng hindi binabanggit ay ang isang turistang destinasyon sa Iceland. Kahit na mayroong maraming mga sites sa land ng fire at yelo na noteworthy, ang Svartifoss Falls ay nakatayo bilang partikular na kaibig-ibig. Isa sa mga pinakaretratong lokasyon sa isla ay Svartifoss, o Black Falls, na matatagpuan sa katimugang bahagi ng isla. Ito, ang kanyang katangian madilim na bato, na kung saan ay talagang madilim na lava column, ay katulad sa mga matatagpuan sa iba pang mga kilalang lokasyon tulad ng Sanhi o Devil's Tower. At dito po nagtatapos ang ating Travel Tip Article video, at salamat sa inyong panonood. Pakihit ng like button at mag-subscribe. Hanggang sa muli!